muli po, magandang hapon, Laguna at Calabarzon. Sumasa sa inyo ang DZLB News, balitang atin, ibabalita natin. Ngayon po ay Lunes, 22 sa buwan ng Mayo taong 2023. Broadcasting from home, ako po si Gen Garma, sa ulo ng mga balita. Kalidad ng tubig sa Laguna Lake bumababa, ilang parte ng Metro Manila at Cavite posibleng mawalan ng tubig. Mataas na concentration ng microplastics na diskubre sa Laguna Lake. 7.5 milyong katao inaasahang makikinabang sa aprobadong 7.68 billion pesos na pondo para sa targeted cash transfer program ng DSWD. Sa ating police reports, mahigit 200 katao arestado sa magkakahiwalay ng operasyon ng pulisya kontra droga at ilegal na sugal sa Cavite. At ilang paaralan sa Mulanay, Quezon, suspendido ang klase ngayong araw dahil sa bomb threat. Tayo po ay sa bayang nasusubaybayan sa Facebook at YouTube pages ng Radyo DZLB. At ngayon sa detalye ng mga balitang atin, simulan po natin ang ating balitaan sa isang report mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpila. Kalidad ng tubig sa Laguna Lake bumababa ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Ilang parte ng Metro Manila at Cavite posibleng mawalan ng tubig. Balitang atin hatid ni Jaslyn Hiron. Yan, nagbabala ng posibleng water interruption sa ilang parte ng Metro Manila at Cavite ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Dahil yan, sa patuloy na pagbaba ng kalidad ng tubig sa Laguna Lake na siyang pinagkukunan ng 9% ng isinusupply na tubig sa Metro Manila. Ayon kay MWSS Division Manager Engineer Patrick Dizon, bumabara sa kanilang filtration system ang mga lumot at iba pang pollutant. Kaya naman, maaaring mawala ng tubig sa Cavite, Muntinlupa at Paranaque habang inaayos nila ang mga pasilidad na ito. Dagdag pa ni Dizon, nakikipagtulungan na rin sila sa Public Utilities Board ng Singapore na darating sa bansa sa susunod na linggo. Samantala, matatanda ang nauna nang nagbabala ang Laguna Lake Development Authority sa posibleng pagdami ng lumot sa lawa dahil sa El Nino. Jaslyn Hiron, DZLB News. Maraming salamat siya sa iyong ulat. Sa kaugnay pa rin pong balita patungkol sa Laguna Lake, nagtala ng mataas na konsentrasyon ng microplastics ang bahagi ng Laguna Lake na nakaharap sa Metro Manila. Sa isinagawang pag-aaral ni na Professor Chris Arcadio at Dr. Hernando Bacosa mula sa Mindanao State University, mahigit 100 microplastics ang nakita sa kinuhang samples ng tubig sa lawa. Lumabas din sa pag-aaral na nasa 20 microplastics per cubic meter ang nakita sa bahagi ng lawa na nakaharap sa Metro Manila. Ang microplastics ay debris mula sa mga itinatapon na paso o basurang plastic sa lawa na lubhang mapinsala sa kalusugan ng tao at gayon din sa kalikasan. Bukod sa microplastics ay nakakitaan na rin ng nanoplastics ang lawa na maaring makapasok sa katawan ng tao at magdulot ng iba't ibang uri ng sakit gaya ng kanser. Nangangamba rin ang mga eksperto na maaaring i-enhance ng microplastics ang pagdami ng lumot o liya na posibleng mauwi sa malawakang fish kill sa lawa. Ang oras sa buong kapuluan, 9 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Narito ang isa pang report mula sa ating correspondents. 7.5 milyong katao inaasahang makikinabang sa aprobadong 7.68 billion pesos na pondo para sa targeted cash transfer program ng DSWD. Balitang ating hatid ni Ramon Garcia.
Again, tinatayang nasa 7.68 bilyong piso ang pondong inaprobahan ng Department of Budget and Management o DBM para sa patuloy na pagpapatupad ng Targeted Cash Transfer o TCT program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, hindi umano pababayaan ng ahensya ang mga mamamayang nangangailangan at umaasa sa benepisyo ng programa. Dagdag ni Pangandaman, ang pagpapaigting umano ng TCT program ng DSWD ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin na ang mga vulnerable o mga nangangailangan ng pag-aruga at suporta ay mabibigyan ng tulong at suporta. Para sa natitirang 2 buwan na sakop ng TCT program, aabot sa 7.5 milyon katao ang benepisyaryong makatatanggap ng tulong pinansyal. Sa mga nakalipas na buwan, nabibigyan ng 500 piso kada buwan ang mga benepisyaryo ng programa ng DSWD kung saan kasama na sa natatanggap nila ang administrative cost at bank charges. Ramon Garcia, DZLB News. Maraming salamat Ramon sa iyong ulat. Nagatid sa atin sa oras na 12 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Pagpasensya niyo na po mga kaibigan ang ating mga technical difficulties sapagkat ang internet ay nabitaw. Gayon pa man ay susubukan po natin maitawid ang ating balitaan ngayong hapon na ito. Samantala sa iba pa mga ulat, sa ating po mga taga-subaybay sa Kalawan at Nagkarlan ay pakinggan po ninyo ang susunod po nating balita. Magiging mahina hanggang sa walang supply ng tubig sa ilang bahagi ng Kalawan at Nagkarlan sa darating na Miyerkules, May 24, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Apektado ng naturang water interruption ang buong bayan ng Kalawan maliban sa Barangay Perez at Barangay Limaw. Maapektuhan din ang Barangay Wakat, Barangay Manaol, Barangay Maravilla at Barangay Bangka-Bangka sa bayan po naman ng Nagkarlan. Nagpaalala ang Office of Anti-Sexual Harassment o OWASH ng Universidad ng Pilipinas Los Baños na may malaking gampanin ang komunidad sa pag-uulat at para masawata ang mga insidente ng sexual harassment. Ayon kay OWASH Coordinator Dr. Emilia Lastica Ternura, kailangang magsilbi bilang megaphones ang mga miyembro ng UPLB community para sa pagbuo ng isang ligtas na espasyo para sa lahat. Hinihikayat din ni Dr. Lastica Ternura ang mga miyembro ng mga organisasyon na i-report ang mga kaso ng harassment sa kanilang tanggapan. Aniya, mananatiling confidential ang mga ulat na natatanggap ng OWASH. Iginiit din ng OWASH Coordinator na maaring magsumite ng third-party complaint kung saan ibang tao ang magsasampa ng reklamo. Ani Dr. Lastica Ternura, ito ang isa sa maaring gawin ng mga organization members upang matulungan ang kanilang mga miyembrong naging biktima ng sexual harassment. Para po sa mas malalimang ulat tungkol po sa topikong ito, bisitahin ang bit.ly/tanglawcdc. Ang oras sa buong kapuluan, 4:14 na ng hapon. Susunod sa DZLB News, mahigit 200 katao arestado sa magkakahiwalay na operasyon kontra droga at ilegal na sugal sa Cavite. At ilang paaralan sa Mulanay, Quezon, suspendido ang klase ngayong araw dahil sa bomb threat. Marami pang balitang atin, ibabalita natin sa pangbabalik ng DZLB News. Pagkain, ambagan, pamasahe, requirements, apartment expenses, isa ka ba sa mga nahihirapan magtipid? Magkano ang weekly or monthly allowance mo? Anywhere between 1,000 to 2,000. Around 2,000 pesos. Sa tingin mo ba ito ay sapat? Yes po. Oo, labis-labis pa nga eh. Nakapagtipid ka ba? Kind of. Minsan ako, minsan hindi. Minsan hindi, minsan oo. Depende sa mga gastusin sa school. Ano yung pinakamahirap na bagay sa pagtipid? Kapag mainit kasi araw, tapos kunyari uhaw ako, or meron akong nadadaan ng mga kantina, meron silang binibetang gulaman, ganyan. Yung pagka naglalad ka, tapos meron ka nakikita ang gusto mong kainin.
Kung ikaw ay isa rin sa estudyante na nahihirapan mag-budget at mag-tipid, narito ang mga tips para sa'yo. Pag malapit lang ang pupuntahan, maglakad na lamang. Magdala ng baong tubig at pagkain, matutong mag-control sa sarili sa paggastos. Gumawa ng budget plan. Huwag kalimutan na unahin ang iyong needs kaysa wants. Magtipid para iwas kipit. Isang paalala mula sa impilang ito. Muli pong nagbabalik ang DZLB News na inyo pa rin pong sa Bayang Nasusubaybayan sa Facebook at YouTube Live, sa Spotify at sa Anchor. At ngayon sa pagpapatuloy ng mga balitang atin, narito ang pasilip sa mga banner stories ng iba't ibang mga pahayagan at news websites sa ating rehiyon. Tampok ngayon sa Los Baños Times ang paglulunsad ng isang bagong mural na pinamagatang Pakikipagkapwa, dyan po yan sa Barangay Batong Malaki. At ang pagbabalik ng Division Schools Press Conference sa lungsod ng Calamba. Balitang agrikultura naman ang banner story ng Tribune Post kung saan makakatanggap ng pagsasanay ang ilang mga magsasaka sa rehiyon sa tulong ng isang foundation. Nakapasa na sa Kamara ang panukala para sa cash grants para sa mga senior citizens. Yan ang magkaparehong banner story ng Laguna Courier at Southern Tagalog Herald, Laguna Province. Sa balitang kalusugan naman, ang isinagawang medical mission kamakailan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang top story ng Southern Tagalog Herald, Batangas. At isang medical mission naman ang isinagawa sa 13 Martires City sa Cavite. Yan naman ang banner story ng Southern Tagalog Herald, Cavite. Nangunguna naman ngayon sa Tanglaw ang kanilang editorial ukol sa katatapos lamang na halalan sa UPLB University at College Student Councils. Anila, hamon para sa mga kandidato na makuha ang tiwala ng mga estudyanteng kanilang pinagsisilbihan. At ngayon sa ating police report, arestado ang mahigit 200 katao sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya kontra droga at ilegal na sugal sa Cavite. Mula Mayo 14 hanggang 20 ay umabot na ng halos 200,000 piso na halaga ng shabu at marihuana ang nasabat ng mga otoridad. Samantala, 71 katao naman ang natimbog matapos masangkot sa ilegal na droga. Nasampahan ng karampatang kaso ang mga naturang suspect. Isa pang police report mula naman sa ating mga correspondents. Ilang paaralan sa bayan ng Mulanay, Quezon, suspendido ang klase matapos makatanggap ng bomb threats. Yan ang balitang ating hatid ni Christian Caragayan. Giyan na bulabog ng bomb threat ang ilang mga paaralan sa Mulanay, Quezon kahapon ng umaga.
Nakatanggap ng pagbabanta ang Bondoc Peninsula Agricultural High School, Polytechnic University of the Philippines o PUP Mulanay at Mulanay Central School. Dahil dito, ipinag-utos ni Mulanay Mayor Aris Aguirre ang pagsuspindi sa mga klase ngayong araw sa mga nabanggit na paaralan, kabilang na ang Santa Rosa Elementary School. Ayon kay Mulanay Police Chief Police Major Marlon Comia, nang galing ang bomb threat sa isang post sa wikang Bisaya mula sa nagngangalang Katonyo sa Facebook page ng University Student Government ng PUP Mulanay. Ayon sa post, mayroong mga bomba na nakatanim sa mga paaralan. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan sa mga paaralan, ngunit sa kanilang inspeksyon, walang natagpuang mga bomba. Nakikipag-ugnayan na ang Mulanay Police sa PNP Anti-Cybercrime Group upang tukuyin ang pagkakakilanlan ni Katonyo. Christian Caragayan, DZLB News. Maraming salamat, Christian, sa iyong ulat. Nagkatid sa atin sa oras na 22 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At ngayon, meron po tayong isang panawagang bayan. Nananawagan po si Miss Lala Baguio sa kung sino man na nakakuha ng kanyang blue-green na maleta na kung maaari po ay pakibalik po ito sa kanya. Dala po ito ni Miss Lala sa kanyang biyahe mula Naga patungong Maynila noong May 15. Sumakay po siya sa 8 PM na biyahe ng DLTB na Naga to PITX. Ang bus po na iyan ay may body number 1244 at may plate number na AIA7309. Na ito pa po ang ilang mga palatandaan sa maleta ni Miss Baguio. Mayroon po itong pink na ribbon sa handle at mayroon din po itong bag tag na nakapangalan sa kanya. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa pamamagitan po ng Facebook ni Miss Lala. Ayan, si Lala Darilay Baguio. Yan po ang kanya pangalan sa Facebook. Kung nakita po ninyo kung sakaling na pa sa inyo nang hindi sinasadya ang kanyang bagahe. At ngayon, narito na po ang ating ulat panahon. Mayroon pong namumuong sama ng panahon, bagyo, sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang Typhoon Mawar sa layong 2,330 kilometro silangan ng Mindanao. Ito ay may lakas ng hangin na 139 na kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na umaabot hanggang 160 kilometro kada oras. Kung nakikita po ninyo ngayon ang satellite image mula sa pag-asa, dumudungaw yan pong bagyong iyan na nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility. Makaranas ang Palawan, Occidental Mindoro at Antique ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa southwesterly wind flow o hangin mula sa Timog Kanluran. Ang Metro Manila at nalalaming bahagi ng bansa ay makaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat. Para naman sa ating regional forecast, makakaranas ang buong Calabarzon region ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkulog, pagkidlat sa iba pa pong mga lugar ng Calabarzon. Maglalaro sa 31 to 34 degrees Celsius ang temperatura sa Cavite, 31 to 33 degrees Celsius sa Laguna, 30 to 34 degrees Celsius sa Batangas, 25 to 30 degrees Celsius sa Rizal, at 30 to 33 degrees Celsius sa Quezon. Sumikat ang araw kaninang 5:27 ng umaga at lulubog po ito mamayang 6:19 ng gabi. Ang oras sa buong kapuluan, 25 minuto na po makalipas ang alas 4 ng hapon. At ngayon, narito ang isang DZLB News Editorial. Nagdadalamhati ang UPLB community sa pagkamatay ng 2 pusa sa campus. Sa isang road accident sa Carabao Park, namayapa si Minka na madalas makita sa Sea Park, sa Old Admin Building at kuminsan ay sa College of Development Communication pero dito lamang po sa may bungad. Samantala, namatay sa isang hiwalay na aksidente si Rupol o Barak na madalas namang makita sa may YMCA.
Para sa ilan sa ating mga taga-subaybay, marahil kayo ho ay nagtataka. Dalawang pusa lang yan. Ba't yung pa ine-editorial? Sa editorial na ito, mayroon po kaming tatlong punto na nais iparating at bigyang diin. Una sa lahat, ang mga pusa sa UPLB campus ay hindi basta-basta mga palabay-labay na hayop. Sila ay mahalagang bahagi ng campus na ito. Naghahatid sila ng kasiyahan at comfort para sa mga estudyante at mga empleyado ng pamantasan. Kaya ganun na lamang po ang pagpapahalaga ng mga taga-UPLB sa mga pusa at maging mga aso no, sa loob ng campus. Nitong nagpandemya, nabuo ang grupong Cats of UPLB na naglalayong mapangalagaan ang kapakanan ng mga pusa at maging mga aso sa loob ng campus. Pinapakain nila ang mga ito, pinapakapon yung iba, at nilalagyan pati ng name tag. Siguro ho naman ay nakikita na ninyo na ganun kaimportante ang mga pusa at maging mga aso sa campus to the point na may nabuo pa talagang organisasyon para sa kanilang kapakanan. Ang pangalawang punto na nais po naming bigyang diin, ito po ay isang panawagan para sa mga motorista. Kaya kayo'y nagmamaneho sa UPLB campus o kahit sa mga lupalop sa ating rehiyon. Please, brake for animals. Prioridad pa rin po natin ang kaligtasan ng lahat sa kakalsadahan. At pag sinabi nating kaligtasan ng lahat, kasama na rin po dyan ang mga hayop kagaya ng mga aso at pusa. Ang mga hayop na ito, katulad ng mga tao, pag nabangga, aaray. At kapag malala ang pagkakabangga, ay maaari pang dumanak ang dugo. Kung may makikita ko kayong aso o pusa sa kalsada, lalo na kung ang dinadaanan ho ninyo ay hindi gaanong kaalawakan yung mga maliliit na kalsada, no? Pagalan lang po natin ang takbo hanggang sa tayo ay makapreno. Nasa gayon ay hindi ho natin mabangga ang mga hayop. At ang aming pong pangatlong punto, iayon sa bilis ng sasakyan ang salawak ng kalsada. O iayon ang bilis ng sasakyan sa lawak ng kalsada. Sa pamamagitan nito ay may iwasan natin ang mga aksidente katulad ng nangyari kay Minka. Kung alam po ninyong makitid ang kalsada at marami hong dumara ang mga tao at maging mga hayop, ay huwag naman ho kayong maging matulin sa pagtakbo. Hindi ho yan expressway. Sa pagdadalamhati ng campus community sa mga nangyari kina Minka at Rupol o Barak, isang importanteng panawagan po ang namumutawi. Para sa mga nagmamaneho, huwag po nating hayaang tayo ay masangkot sa aksidente para sa kapakanan ng mga nasa paligid natin. Kaya tao, kaya aso, kaya pusa. Kasama ang mga hayop sa dapat bigyang pansin para sa mas ligtas na kalsada. At yan po ang kalipunan ng mga balitang atin ibinalita natin dito sa DZLB News. Broadcasting from home, ako po si Gen Garma. Maaari po ninyong muling mapakinggan ang ating balitaan sa DZLB News Podcast sa Spotify, Anchor o sa inyong paboritong podcast app. Kung meron po kayong news tips, media advisories, mga panawagan at anunsyong pambayan, maaari po kayong mag-email sa dzlbnews@devcom.edu.ph. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang araw po sa ating lahat. Pilipinas, Calabarzon, Padayon.